Hello mga katambay, welcome po sa ating Photoshop Tambayan tutorial. So, ito ang ating subject ngayon. Gagawin natin ang project. Unang-una, ikakrap muna natin siya. So, ang size niya dapat ay sa ating craft tool, press C. So, ang size niya is ito, 1500 pixel to 1500 pixel, and ang ating resolution ay 72. I-click nyo itong itong delete crop pixels, tapos tapos sa mga katambay gigit na natin siya. I-press enter muna. Nanggit na natin. Easy natin. And then click check here. Then control 0 para lumaki. Tapos after that, move tool. Duplicate natin siya. Control J. Tapos nyan. Kahit natin itong ilalim. Tapos, kakat natin yung ating background layer. So, ay, yung ating background sa ating subject. Gamitin natin na itong pen tool. Yung cut. So, click tayo dito para sa ating pen tool. So, kalimutan mga katambay yung mag-subscribe at share ang ating channel. At mag-like at mag-iwan ng comment sa ating comment section. So, yan po. Kinakat natin ang ating subject sa kanyang background. Press nyo lang yung alt nyo. Tapos scroll nyo yung mouse nyo. Yan, para mag-zoom in, zoom out siya. Tapos dito, pag nakita nyo yung bilog, click nyo na. Tapos right click, make selection, and click OK. Then control X. Yan, para makat na yung ating ating background. And after that, ito tayo sa ating image adjustment. Then tayo sa ating shadow and highlights. Yan, adjust natin ang ating shadow and highlights. Amount natin ay 0. Gawin natin itong mga 52. Okay na yan. Or 40. Okay. Click OK. Tapos nyan. Tapos ng ating shadow and highlights. Kaya sa convert muna natin ito sa ating subject. Convert as a smart object. Yan. So, punta tayo sa filter. Punta tayo sa blur. Surface blur. No? Itan lang natin yung ating surface blur. Then, tapos nun, tayo sa ating filter again. Filter gallery.
Tayo sa ating poster edges. Bukan natin kung gigana, gaganda ang kanyang pagka-cartoon effect. So, ay dito, subukan natin i-adjust ang kanyang curves. So, yung sa curves natin, press Alt, then click nyo to. Yan. So mag-enhance brightness and contrast. Then click OK. Yan. Close na natin to. Tapos na mga katambay, adjust natin yung kanyang levels. Tapos gagawa tayo natin background, new layer natin lagyan sa ilalim dito, gawa tayo ng gradient background. So subukan natin itong siya, subukan natin. Or subukan natin yung solid color kung ayaw natin itong gradient. So kayo kung gusto ano yung mga type yung kulay gusto nyo, subukan nyo yan. Yan lagyan ng blue tayo ng blue. Gawa natin ng effects yung likod nya, gawa tayo ng circle. So gawa rin tayo ng new layer mga katambay, lagyan rin natin sa ilalim dyan, then circle tayo dito. Itong circle natin pwede natin baguhin yung kulay. So X, color overlay. So itong ating model, isin natin yung kanyang salamin para magkaroon ng cartoon effect din yung salamin. Zoom in natin. Ayan. So gagawin natin mga katambay, create tayo ng new layer. Ayan. So new layer natin, kahit natin sa taas, okay lang yan. O kaya lagyan natin sa ilalim itong curves, no? Tapos gagawa tayo ng circle ulit. Ipapantay natin dito sa ating sasalamin, ha? So dito tayo sa shape. Okay, tayo ng bilog. So pwede natin siyang i-adjust. Ayan. Adjust natin.
Ayan. Tapos, sinipagtan ng kulay. Tayo sa effects. Gradient color. Or gradient overlay. Pili tayo dito mga kakambay. Ang gusto natin. Click OK. Click OK. So adjust lang dito. So duplicate natin siya. Ctrl J. Lagay natin sa kabila. So dito mga katambay, hold nyo lang yung inyong control key, lagay nyo rito yung inyong cursor, adjust mo ganyan para papantay siya sa salamin. Ayan, then control 0, makita natin yung kalalabasan. So itong ating model, yung kulang pa sa shadow and highlights, para sa shadow adjust ulit natin yung shadow niya. So adjustment, shadows and highlights. So move na liwanag ganun. So yung labas ng ating subject, lagyan natin ng line. So gawin natin tayo sa ating effects, stroke. So yung stroke natin black, subukan natin itong so para mawala itong adjust na lang natin mga katambay yung ating highlight natin dito. Image, adjustment, yung saturation, toys, adjust lang natin dito, yung zoom natin, yung adjustment yung ating project. So gawin natin, highlight ulit natin siya, subukan natin sa filter gallery, magpunta tayo sa ating poster edges, subukan natin ito ha, yung kalalabasan niya, 10, gawin natin 2, yun na lang, so ito gawin natin yung zero, and click OK. So yun, no? Pumangit na siya, no? So gawin natin itong ating filter gallery, double click nyo dito, pwede natin siyang i-adjust normal. Gawin natin dito sa dissolve, darkness, screen, color dodge. Yan. Basta pili lang kayo kung ano yung type nyo na magiging cartoon effects sya. Parang okay itong pin light.
screen, no? Mag-screen tayo, ha? Tapos niyan mga katambay, so sumubas ang liwanag, ano? Yung balik tayo sa ating filter gallery, pwede natin siyang bawasan dun, eh. Okay, yun yung pinaganda ng co-convert natin sa smart object yung ating subject para nababalikan natin yung ating ginawang adjustment or effects. Ayan. Pwede natin babaan dito. Click OK. Tapos balik tayo sa ating image adjustment tayo sa shadows and highlights. So yun, so lalagyan natin siya ng kanyang pangalan. Ang pangalan niya ay Viva. So di siya makita. Kaya natin gawin natin 100. So yun po mga katambay ang ating cartoon effect project ngayong araw nito. Sana yung naibigan nyo at yung like and share ang ating project. So ganoon, ipalitan natin yung ating font. Pili tayo ng font na yan. So kung gusto nyo magkaroon ng font collection, mag-download lang kayo sa ating sa internet. Yan pa mga katambay, so lagay na lang ng effects itong inyong font stroke, drop shadow, may stroke nya, gawin yung color overlay nya, gawin yung kulay, then click itong stroke, gawin yung yellow kung gusto nyo, palitan nyo para naging parang cartoon din. And click OK pag satisfied na kayo. So okay na siya, no? So itong bilog natin pwede natin ayusin. So yun lang po mga katambay at magandang araw sa inyo lahat. Salamat po sa inyong panonood. Just subscribe and like our channel and share it. Thank you po. Bye-bye.